pa. Inikha niya ang bawat buwan, inikha niya ang mga isda't ibon, mga ubat at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, muli ang kanyang mala. Ang lahat ng nilikha niya'y mabuhi, pinagyaman niya ng lubusan. Ang Panginoon na kilain ang kanyang alam. Hihin siya ay awitan at kapurihan magpakailanman. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, tayo pong lahat ay nagkakatipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kaming mga tinubos mo at kinupkop ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo makamtan ng kalayaan at pamana sa piling mo sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, nakarating sa akin ang di mapag-aalinlangan ng balita na napakasama ng ginagawa ng isa sa inyo. Kinakasama niya ang asawa ng kanyang ama. Kahit ang mga pagano ay di gumagawa ng ganyang kahalayan. At nakukuha pa ninyong magmalaki? Dapat sana ay mahiya kayo at tumangis at itiwalag ang gumagawa nito. Bagamat wala ako riyan sa katawan, nariyan naman ako sa espiritu. Kaya't parang nariyan din ako. Dahil dito, ang gumagawa niyan ay hinatulang ko sa ngalan ng Panginoong Hesus. Ako'y kasama ninyo sa espiritu sa inyong pagtitipon at sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus, ibigay ninyo kay Satanas ang taong iyan upang mapahamak ang kanyang katawan at nang maligtas ang kanyang espiritu sa araw ng Panginoon.
hindi kayo dapat magpalalo. Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaaalsa ng kaunting lebadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang lebadura, ang kasalanan, upang kayo ay maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang lebadura. At ganyan nga kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang lebadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang lebadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang gawang masama ay di mo kalulugdan. Ang gawaing hidwa ay di mo papayagan. Ang mga palalo at masasamang asal, iyong itatakwil at kasusuklaman. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Parurusahan mo yaong sinungaling, pati mararahas at ang mga taksil. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Ang nagtitiwala sa iyo ay magagalak. Masayang aawit sila oras-oras. Iyong iingatan yaong mga tapat na dahil sa iyo ay lumigayang ganap. Poon, ako'y pangunahan ng landas mo'y aking sundan. Magsitayo muna ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Ang dinig ko'y pakinggan, aking kawa, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, muling pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. May isang lalaki roong tuyot ng kanang kamay sa hangad ng mga iskriba at mga pariseyo na maparatangan si Jesus. Nagbantay sila upang tingnan kung siya'y magpapagaling sa araw ng pamamahinga. Subalit batid ni Jesus ang kanilang mga iniisip, kaya't sinabi niya sa lalaking tuyot ang kamay, "Halika rito sa unahan." Lumapit naman ang lalaki at tumayo roon. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Tatanungin ko kayo, alin ba ang ayon sa kautusan?
ang gumawa ng mabuti o ang gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga, magligtas ng buhay o pumatay. Tiningnan ni Jesus ang nasa palibot niya at sinabi sa lalaki, "Iunat mo ang iyong kamay." Iniunat nga niya ang kanyang kamay at ito'y gumaling. Nagngit-ngit sa galit ang mga eskriba at mga pariseyo at pinag-usapan nila kung ano ang dapat gawin kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang tanghali. Mga kapatid, isang realidad sa ating mananampalataya na makita ang Diyos na makapangyarihan. At kasama sa ating pagkakita sa Panginoon bilang Diyos na makapangyarihan, alam din natin na ang Diyos ay tunay na mabuti. At kung ang Diyos ay tunay na mabuti, alam din natin na ang lahat ng nilikha ng Diyos may kabutihan. Sabi nga nila, walang pangit na nilikha ang Diyos. Dahil ang Diyos ay mabuti, ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti. Pero aminin natin mga kapatid, na ang bawat isa sa atin bilang mga tao ay nilikha ng Diyos. At kung tayo ay nilikha ng Diyos, nangangahulugan din na ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan. Tingnan po ninyo yung katabi ninyo. Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ka. Sabihin mo sa sarili mo, mabuti ako. Dahil kung tayong lahat ay nilikha ng Diyos, alam natin na ang bawat isa sa atin may taglay na kabutihan. Pero aminin man natin o hindi, kahit alam natin na tayo ay may taglay na kabutihan, hindi pa din tayo perpekto. May mga pagkakataon na tayo ay madadapa sa pagkakasala. May mga pagkakataon na tayo ay magkakamali. May mga pagkakataon na tayo ay manghihina. Pero ganun pa man mga kapatid, sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakasala, laging mas namumutawi ang kabutihan ng Diyos. Hindi man tayo perpekto, may mga pangit na ugali man tayo, pero lagi nating tatandaan, may Diyos na mabuti. At tuwing kailan kumikilos ang kabutihan ng Diyos? Sa atin pong ebanghelyong napakinggan, ang mga pariseyo at mga eskriba tinutuligsa si Jesus. At anong klaseng pagtutuligsa ang ginagawa nila sa Panginoon? Si Jesus nagpagaling ng isang lalaking tuyot ang kanang kamay. At pinagaling ni Jesus ang taong ito sa araw ng pamamahinga. At para sa mga eskriba at pariseyo, mahalaga ang araw ng pamamahinga. Pero hindi nila nakita ang ginawa ng Panginoon na kabutihan. Ano ang nakita nila? Yung pwede nilang maibatong mali sa Panginoon. Dahil para sa kanila, hindi ka dapat kumikilos tuwing araw ng pamamahinga. Hindi ka dapat nagtatrabaho. Pero paano sinagot ng Panginoon ang pagtutuligsa sa kanya ng mga pariseyo at mga eskriba? Tinanong niya ang mga ito, alin ba ang ayon sa kautusan ang gumawa ng mabuti o gumawa ng masama sa araw ng pamamahinga? Sa madaling salita mga kapatid, ang kabutihan ng Panginoon, ang kabutihan ni Jesus, hindi nagpapahinga. Ang pag-ibig
hindi nagpapahinga. Ang paggawa ng kabutihan, hindi nagpapahinga. Dahil ang kabutihan ng Diyos ay nag-uumapaw sa kahit anumang pagkakataon at oras. Uulitin ko po, ang kabutihan at ang pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno laging nag-uumapaw sa kahit anong oras at pagkakataon. Kaya nga mga kapatid, kung ganoon na lamang ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos para sa atin, hindi ba't napakalaking panawagan din po ito para sa ating lahat? Nang ating pagiging mabuti, ang ating paggawa ng tama, yung ating pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa, hindi yan naayon sa panahon. Minsan aminin po natin, nagpapakabait lang tayo kapag alam nating mamamatay na tayo. Nagpapakabait lang tayo dahil alam natin may malubha tayong sakit. Nagpapakabuti lamang tayo dahil alam natin magmamahal na araw. Nagpapakabuti lang tayo dahil alam natin magpapasko. Pero ang kabutihan ng Diyos walang pinipiling oras. Dahil sa lahat ng oras, napakabuti ng Diyos sa atin. Sa lahat ng oras, napakabait ng Diyos sa atin. At kung ganoon ang pag-ibig ng Diyos at kabutihan ng Diyos para sa atin, hindi ba't malaking hamon din ito para sa atin na maging mabuti din tayo, maging mapagmahal din tayo, at tayo'y gumawa ng tama sa lahat ng oras at pagkakataon. Kaya mga kapatid, sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, para sa araw na ito, damhin natin ang kabutihan ng mahal na pong Jesus Nazareno. Damhin natin ang kabaitan ng Diyos. Damhin natin ang pag-ibig niya. Ang kanyang pag-ibig na nag-uumapaw sa kahit mang anong oras at pagkakataon. At kung ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos para sa atin, maging hamon nawa ito sa atin na sa ating buhay dito sa lupa, magsumikap din tayong maging mabuti, maging mabait, at maging mapagmahal kagaya ni Jesus sa lahat ng oras at pagkakataon. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, para sa ating mga Kristiyano, wala nang higit pang batas o utos kundi ang ipinag-uutos ng Ebanghelyo na mahalin ang Diyos at ang kapwa. Pahalagahan natin ang paniniwalang ito habang nananalangin tayo para sa pangangailangan ng bawat miyembro ng ating simbahan. Ang ating panalangin, gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang simbahan, naway palaging maging bago at dalisay sa pamamagitan ng mga salita ng Ebanghelyo ni Kristo, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga nasa tungkulin sa gobyerno, naway magabayan ng karunungan kapag gumagawa sila ng panukala at magpasya sa mga pinahahalagahang proyekto, manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang ating pagsamba, naway maging salamin ng ating katapatan at dedikasyon sa mapagpakumbabang paglilingkod natin sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Sa mga may sakit at sa pinanghihinaan ng loob, naway makapagdulot tayo ng pag-asa
at kaginhawahan. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ang mga yumao, naway mamaya pa sa piling ng Diyos. Manalangin tayo. Gawin mo kaming tagapagdulot ng buhay, O Panginoon. Ama naming nasa langit, sinusuri mo ang aming mga puso at hindi lihim sa iyo ang pinakatago naming kaisipan. Liwanagan mo ang aming mga puso para sa higit na tunay na pagsamba at ang aming mga kamay para sa higit na bukas loob na paglilingkod sa kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin, alay sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapulihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mo ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming may-alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang sa bawat sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pagiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsilod pong lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo at sumairin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod pong lahat.
Narito si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Oh, no.
announcement, muli pong inihahandog ng ating simbahan ang Nazareno Medallion. Mabibili po ito sa ating parish finance office. Ito po ay nagkakahalaga ng 25 pesos. Ang malilikom po ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating electrical system ng ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsasimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal, ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa aming sarili niya ang alay bilang aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumairin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalat sa pamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nilang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Ipinuntungo ka namin. Aral mo ang amin ay at kaligtasan sa Padre Jesus. Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa bisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nuestro Padre Jesús Nazareno, iluluwalhatin ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarahal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iluwalhatin ka namin.